Kung medyo madilim ang singit at gusto nyong paputiin, sa video na ito ituturo ko yung mga ways at mga tips sa murang paraan para lumiwanag ang singit. Before that, alamin muna natin mga dahilan kung bakit ba nangingitim ang ating mga singit. First, yung friction kapag masyadong nagkikis-kisan yung mga balat natin dyan. For example, si Stella at si Jonah May sabay pumapasok sa trabaho. Pero si Stella, mas masikip yung short niya. For sure, mas madilim at mas makulimlim din yung mga balat niya dito sa singit. Nangyayari to dahil sa irritation ng balat kapag sobra silang nagkikis-kisan or pag nagsasot tayo ng masisikip na damit. Next, baka mal... Tubig. Baka mali yung pag-ahit mo. Wala na pong model dito. Kapag masyadong harsh or kapag masyadong madiin or mali yung blade na ginagamit mo pag nag-aahit ka, pwede rin yun makadulot ng pangingitim kasi nagkakaroon ng irritation. Next, baka naman meron po kayong sakit or karamdaman tulad ng mga diabetes, hormonal imbalance, or baka nagbubuntis po kayo. Kasi kapag may mga ganyan po kayong karamdaman, posible na dumadami yung melanin nyo. No! Ano yung melanin? Yung melanin yan po yung nagbibigay ng kulay sa balat natin. So kapag marami ang melanin, mas umiitim din yung balat. Gawin ang mga tips na to nang walang gastos para pumuti ang singit. First, gumawa ng oatmeal yogurt scrub. Gumawa ng lalagyan, maglagay ng equal na amounts ng oatmeal at yogurt. Paghaluin, inekus-mekus at ilagay sa madilim na area. Ibabad sa loob ng 15 minutes at banlawan ng tubig. Huwag po kakalimutang banlawan dahil baka maamoy at kainin ni Mister. Ang yogurt po kasi ay may lactic acid na maganda sa skin natin at yung oatmeal ay mayroong exfoliant properties para ma-exfoliate at matanggal yung mga dead skin cells. Gawin nyo po to at least twice a week lamang po. Huwag po araw-araw. Next, gumamit ng aloe vera. Merong moisturizing properties ang aloe vera, meaning mas tumitibay yung skin integrity and yung skin barrier. And nakakatulong siya sa sobra-sobrang friction sa balat natin. Kapag moisturize ang skin, mas stronger ang skin barrier, mas less yung irritation, mas less yung paingitim. Pumitas ng aloe vera, hatiin sa gitna at ipahid ng dahan-dahan sa mga may itim na area. Next, kung lalabas sa mainit na lugar at siguradong maaarawan yung singit, gumamit ng sunscreen na merong SPF of 30. Number one na protection po natin ang sunscreen laban sa sikat ng araw. Dahil kapag naarawan tayo, nagdudulot po yan ng pangingitim ng balat. So, kung katulad nyo po si Stella na mahilig rumhampa, gamit ang mga maiksing short, lalagyan po ng sunscreen para hindi mangingitim. Next, gumamit ng petroleum jelly. Mabisa rin po itong moisturizer. So, napipigilan natin yung irritation, yung pagkiskisa ng balat, at namaintain yung skin integrity. Nakakatulong din to para hindi masyado mag-dry yung balat natin sa singit. Kasi kapag nag-dry yan, medyo nangangate, nagkakaroon ng pangingitim, pwede pasukan ang iba't ibang infection. Tandaan lang na yung mga tips na to ay pwedeng matagal yung epekto nila. So, dapat consistent ka. And baka hindi gumana sa'yo or makaramdam ka ng ibang effect. Kaya mas maganda nagpapacheck lagi sa doktor. Kung meron kang tanong, comment down below. And kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.